For today's video, nagpa-register kami sa Anytime Fitness. Dito kami nagpa-register sa Basra branch ng Anytime Fitness dahil dito lang kami malapit. At ayan nga, paakyat na kami. So ang asawa ko, niloloko ng mga tropa niya. Naiinom lang daw siya uli. Mukhang redos pa naman yung asawa ko. At eto nga, palapit na kami. Papasok na kami. At andito na nga kami para mag-inquire regarding sa Anytime Fitness. Sana makaya namin ang asawa ko. Baka sa una lang masipag, tapos sa uli, tatama rin na. At meron na nga kaming nakausap si RA. At ayan nga, excited na kami. Siya si RA. At nag-login muna kami. Sinulat namin ang pangalan namin at number at pirma. Pagkatapos ng asawa ko, ako naman ang mag-fill up. At tapos na nga ako magsulat ng pangalan, number ko at pirma ko. Tapos ano po yung nature of contact? At ayan nga, ina-explain sa amin kung magkano'ng babayarin at kung magkano ang pa-register sa kanila. 2,700 monthly. At ayan, nakikita nyo nga, pag 6 months ang pinili nyo is 2,700 ang monthly sa kanila. Most of our members, so, si 12 months is 2,500 monthly. At ayan, kapag 1 year naman, 2,500 monthly. So, yung longest contact namin. So, 18 months naman po is 2,300 monthly. At ayan ang longest contract nila, 18 months, 2-3 monthly. We can freeze your membership for free or i-post po natin yung membership ninyo. Ayan. For example po, magiging busy tayo because of work, tatama rin mag-work out, medical reason, so vacation, out of town, we can freeze your membership. Kahit sa ang branch ba yan? Or all branches po yan. So, for example po, magiging busy tayo for 3 months. So, sa loob ng 3 months na freeze natin mo, nakastop din po yung monthly billing. So, wala kayong babayaran. Once na ready na po kayo bumalik sa gym, dun lang po ulit kayo magbabayad ng monthly. At ayan nga, pwede magpa-freeze. Kung kunyari, busy kayo at sa 1 month tayon, hindi nyo babayaran ang monthly kapag nagpa-freeze kayo. Para makapag-access po tayo sa gym. Then, once na po na may tipag tayo, all branches po is accessible. Even overseas. So, for example, mag-relocate na po kayo to other place, pupunta kayo ng province, pupunta kayo ng bansa, as long as may NFM fitness doon, magagamit niyo po siya. Kahit saan pala yan. Yes. Ano? Ang galing. So, si Kiva po, one-time payment lang po siya, initial payment. So, that's 2,500. And then, lifetime na po siya sa inyo. So, if ever po na natapos nyo na po yung contract nyo, let's say, si 12 months, ayaw nyo na mag-workout kasi na-reach nyo na po yung fitness goals nyo. So, hindi nyo po iso-surrender sa amin po. Keep nyo lang siya para in the future, pag gusto nyo ulit bumalik, i-activate na lang natin. At ayan, ang key fab is 2,500. So, lifetime na yan. Ang key fob, kahit saang branch mo siya, pwede gamitin. Yan ang ginagamit sa access nila para makapasok sa Anytime Fitness. Ever, magpapamember kayo, mag-sign up kayo,
babayaran nyo lang ngayon, si Kifab, 2-5. And then, yung first month nyo, which is bukas, si February, which one dito? Ayan. So, yun lang yung initial payment nyo. So, yung magiging next payment nyo na is for March. And then, next naman po, inclusion sa membership natin. Meron po tayong free sessions now with a personal trainer. So, if ever po ba first time nyo mag-workout sa gym? First time. Ayan. So, meron akong coach assigned sa inyo. So, first po, to check your health assessment. Ano po ba yung mga need improve sa body natin? Ilang body fats po ba yung need nating i-lose? Convert into muscle, water intake po ba natin is enough. Then, ika-calculate po nila yung kung ilang best time mag-workout in a week para mabilis natin ma-reach yung fitness goals natin. Then, after po ng health assessment, fitness testing, so, i-check po ng coach assigned sa inyo yung fitness capacity para pag nag-one-on-one training na kayo, alam niya lang yung workout na ibibigay sa inyo para hindi mabigla yung katawan natin. And then, next is ayan, sa narinig nyo, may i-assign sa inyong coach. Sa membership nyo, pag sa ibang gym kasi may bayad siya. So, dito, free na siya, included na. For example, may mga times na tinatamad tayo mag-workout. So, pwede tayo matend ng classes. Dito po sa branch namin, may dance classes tayo. Zumba, retro pop, kickboxing, Muay Thai, yoga, heat classes, AFCRT, or bootcamp. Ayan, so lahat yan pwede nyo attend na. Then, if may preferred pa kayo na classes sa ibang branch, pwede din kayo umattend to. Then, third inclusion po, meron tayong Anytime Fitness app. Exclusive lang siya for members only. So, once na member na tayo, pwede nyo na siya i-download sa phone ninyo. So, sa app, yung mga coach natin, nagsisend sila ng mga workout routine dito, program routine na pwede natin gayahin. So, for example, wala tayong time to visit the gym. Pwede tayong mag-home workout. So, kahit sa bahay. Pero mas better, yung mga pinopost nila na workout routine dito, gawin natin mismo dito sa gym with the help ng mga machines para if may mga questions tayo sa mga coach kung paano gawin to, madadirect agad natin sa kanila. And then also sa app, may mga nutrition guide na din siya. So, syempre, pag nasa gym na tayo, dapat medyo careful na tayo sa mga food na tinatake natin. So, dapat may mga idea na tayo. Syempre, para mabilis natin ma-reach yung goal natin. And then, lastly po, yung gym access no is unlimited lang. So, si Anytime Fitness po is 24/7 operating. So, lahat po ng branch namin, kahit yung mga nasa inside sa mall, 24/7 po. Kahit holidays, hindi po kami nagpo-close. So, kahit madaling araw kayo mag-workout, no problem. Then, yung gym access nyo is unlimited. Kahit ilan beses kayo bumalik, kahit ilan hours kayo mag-stay, no problem. Ingat sa ayan. So, any questions po? At ayan nga, 24/7 Anytime Fitness. Sa po ba? Pero di naman kami strict sa damit. So, any clothes, ayan, mga suot na po, okay na. Basta naka-shoes po tayo para safe tayo sa mga. At eto na nga, after explain sa amin lahat, so mag-fill up na kami at mag-register na kami sa Anytime Fitness. Mag-register, mag-fill up na kami. Oh, ito, pirma mo to. Ni pirma mo to. So, kaming dalawa mag-asawa ang nag-register. Ayan, mag-register na kami. Ano? Sila. At eto na nga, magpaparegister na kami. Bali, 5,000 ang una naming binayaran. Oo, lubot na ako. Kaya 5,000 dahil tag 2-5 kami. Nag-fill up na kami. Initial payment natin, Kifab, 2-5, no joining fee.
Yung monthly nyo po is 2K. So, hindi na po ba kayo magka-car details? Mas preferred nyo po kami. Cash or ano, Gcash? Cash basis talaga. And then, ayan. Okay na yung kay sir. Any heart conditions pa? Pa-sign na lang po dito. Pati yung iyo. Oh, basta matawag ka agad. Yes, when you're doing physical activities. Wala naman. Hiningal lang. Hiningal lang. Oh, mabilis humingal. Mabilis sa ano. Si sir, wala naman. Magkano dalawa kayo? Hindi naman. Lose balance because of dizziness. Magkano dalawa kayo? Any bone or joint problems. Tapos, any drugs na iniinom prescribed by the doctor? Mga wala na. Wala. Isa pa lang. Ayan. So, kapila po ulit ang mga naka-highlight na part. Use of kefab. So, kayo lang po yung pwede gumamit ng kefab nyo na ibibigay ko bukas. Non-transferable po siya. Hindi pwede ipahay lang sa friends, siblings, or parents para sila yung makapag-workout. And then, meron po tayong lock-in period na 30 days. So, yung kefab nyo po, gagana lang siya dito sa branch namin for 30 days. After 30 days pa po siya gagana sa ibang branch. So, sa March 1 nyo pa po, March 1 nyo pa po siya magagamit sa ibang branch. Kasi pag ginamit nyo po siya sa ibang branch, hindi mag-open yung door nila. Pero if ever gusto nyo itry, pakita nyo lang yung kefab mo. Sabihin nyo member kayo dito. Ia-allow naman po nila kayo. Ang difference lang, hindi gagana yung door nila kasi tawag dito, wala pa kayo sa system nila. So after 30 days, kahit sa ibang bansa, sa probinsya pwede na. Wow, galing. And then, next po, tailgating. So mamaya tuturo ko kung saan po tinatap yung kefab mo. Kapag tinatap po natin yung kefab, hindi po pwede na more than one time papasok sa door. Kasi madadetect ng kefab nyo na may nag-tailgate or bumunto. Ganun. Dapat kada tap ng kefab, isang tao lang. Tapos close muna ng door, tapos isa ulit. Kailangan isara muna yung pinto. Pero included po kasi sa membership mo, pwede kayong magdala ng guest. For example, may mga friend kayo na gusto itry yung gym bago sila mag-join. Pwede po yun kahit hindi sila member. Pero isang beses lang, once lang. Sa second visit nyo, dapat ibang tao na. So, kahit everyday po, may dala kayong guest, okay lang. Basta hindi pwede ma-open. Kunyari, ano, may dinala kaming iba. Kailangan mo na magpa-register. So, dyan sa ano. Ang, alimbawa, may dala kayong guest. Oo. Pag signin nyo lang po sila dito, sa sinulatan nyo kanina, guest registration. Ayan. Name nila, number, signature, tapos yung last, name nyo. Okay. Wala namang kailangan ng valid IDs. Wala naman. Okay. Tapos, alimbawa na... Ano yung pagkapatid niya? Pwede. Lagi siya sama sa'yo. Once lang daw. Kasi pag naulit, eto, meron tayong guest fee na 500 pesos. Ayun po yung daily rate natin. Alimbawa, hindi kayo member. Pero gusto niyo lang mag-gym ng isang beses. 500 pesos lang. Kaya mas mura yung monthly. So, if ever magdadala tayo ng guest, okay lang kahit everyday. As long as hindi nauulit yung tao na yun. Then, next naman po, transfer of membership. So, sa transfer of membership, for example po, mas nag-workout kayo to other brand. Pero ito yung pinakamalapit sa inyo. For example lang naman, mas nag-workout na kayo sa ibang branch kaysa dito. So, syempre, mas tinatap nyo na po yung kefab nyo kayo. Automatic, malilipat po yung membership nyo doon. So, lahat po ng request nyo, cash payment ninyo, yung freezing ng account ninyo, cancellation, dun yun na po ipaprocess. Yan. Pero makaka-receive po kayo ng notification sa number nyo, ito, tsaka sa email na pinovide nyo. Ayan. Pero yung mga 3 times a week, tapos 4 times dito sa Visayas, hindi naman siya malilipat. At least 1 month straight sa ibang branch bago kayo malipat. And then next po, auto-debit. Ayan. So, since wala kayong card details, good na yan. Pero yung cut-off po ni Anytime Fitness sa lahat ng members na is every first day of the month. Ay, pwede ba lagay ko na yung ano ko dyan, yung BPI, para di na ako punta-punta dito? Pwede opo, yun? Opo, pwede para lang sa sale. Kasi, if ever po, na malate payment kayo, di ba, one na, tapos nagbayad kayo,
2 onwards, meron tayong late payment fee na 450 pesos if hindi nakapag-settle on the first day. Pero no worries, dito sa branch naman, medyo maluwag naman. If the reason is valid, pwede natin siya i-waive. No worries. Paano yun? Example, kahit sa kanya, pwede rin gamitin yung opo. Para ngayon, 2.5 na lang yung ibibigay nyo. Kasi auto-deduct na yung $2,000 bukas. Bukas pa siya mag-deduct. Pero later na lang natin pag-deduct. Example yung, di ba 12 months yung pinili namin? Tapos, nag-stop na kami kasi parang okay na, sabi ko niya na 6 months, okay na yun. Pwedeng inihinto na doon? Freeze natin. Sabihan niyo po kami. Para i-freeze natin. At then, next po, ay ito, ito yung sinasabi niyo madam. Meron tayong cancellation procedure, yung within the contract. Ayan, for, di ba 12 months po yung contract niyo? For example, sa 11th month nyo, so may 1 month remaining pa kayo, pang 12 nyo. Pero ayaw nyo na siyang gamitin, ayaw nyo bayaran, ayaw nyo din po ipa-freeze. So meron po tayong termination fee na 5,000 pesos. Ito po siya. So advance payment naman siya for 2 months. Makakonsume nyo naman siya, no worries. Hindi siya masasayang. So better, tapusin na lang po natin yung contract. Or mas better po if sasabihan nyo kami para ma-freeze na lang natin. Example so, naman, pwede ba yung mauna ako magbayad, sunod siya, ganun? Pwede naman po. Basta hindi lang makakabuti ng duty. Kasi parang monthly, 4,000 tayong ganun eh. Basta update nyo po kami. Ganun. Mawa, Miss RA, medyo malilig kami ng bayad. Cash na lang pala. Ayan. So, sa freezing po, meron tayong, ayun, if ever magiging busy, tatama rin, or medical reasons, vacation, pwede natin siya i-freeze. Minimum of 1 month. So, bawal yung 2 weeks, 3 weeks, minimum yung 1 month. Kasi yun yung buo ng tweeting. Then, maximum is 3 months. Then, let's say, na-consume nyo na si 3 months. Tapos, tapos hindi pa rin siya enough. So, update nyo po kami. Pwede kayo pumunta dito mismo sa gym or contact nyo kami sa Facebook, sa number. Para pag gusto nyo pa-extend, ma-extend natin. Basta nag-update po kayo, no problem naman. And then, next po, gym ethics. So, any workout clothes po, okay lang. Sando, shirt, shorts, sando. Basta naka-workout shoes tayo para safe tayo sa mga machines. Pag nagbubuhat tayo, pag nagpe-treadmill, gano'n. And then, next po, emergency procedure. So, inside the gym po, you will see red buttons even sa shower area natin. Para if ever may mangyari na emergency, pindutin nyo lang po yun para may mag-respond agad ng mga coaches right now. And then, next is declaration of personal information. So, I'll make sure naman po lahat ng details na binigay nyo is safe po once na ma-input siya sa system. Tsaka from time to time, nag-fade naman po yung kanila pa. So, may questions po ba tayo? Nahihipit na ba? So, example, ano, wala ko namang oras to, no? Kahit, kunyari, umaga, babalik at sa hapon. Kahit ilan beses, kahit limang beses kayo mag-workout. Kaya yung sinadjust ko po sa inyo, pwede kayo mag-workout sabay ng gabi, ay ng umaga. Tapos, pwede kayo bumalik ng, ano, ng gabi para umattend ng classes. Try nyo po yun, yung Muay Thai namin. Ngayon, yung dance classes, madam. Mag-enjoy kayo doon. Kasi magagaling yung mga trainer namin. Sumasayo naman po kayo, nagti-TikTok kayo eh. Ayan. So, pwede nyo i-TikTok yun. Tag nyo yung mga personal trainer namin doon. Ayan, nire-restore okay lang, namin. Okay lang, video-video dito. Anything. May mga makikita ka doon, may mga dala pang ano, cellphone stand. Ayan, binibidyo nila yung fitness journey nila. Talagang from yung ako yung pangit yung ano nila, talagang nag-i-start pa lang sila, tapos makikita nila kasi sa video. Tapos minsan, pinipicture namin yung mga ganito. Bawa, na-reach yun yung fitness goals nyo. Tapos, may kami permission to post sa Facebook namin. Tapos, minsan, magiging free yung second month nyo. Mga ganon. May mga free month kami. Pagka ganon. Ayan. So, kaya video lang kayo ng video. Ayan. So, pasign na lang po dito sa board. Tapos, dito po sir, sa dalawa. Thank you.
ganda ng nails mo, madam. Ah, oo, naka-ano yan. Gel. Naka-gel. Sa akin, hindi tumatagal. Kinukot-kot ko. So, sayang eh. Ayan, so, 0, 1, 30. Okay, may ano ko, may taga. May mga buhinits. Already nyo na madami yung mga workout clothes, no? So, bigay ko po yung copy nyo before ko kayo ito. At nagbayad na nga kami ng 5,000. Sinama ko na rin ang 4,000 para sa monthly namin mag-asawa. Pero ginikash ko na lang. At eto, pagtapos explain sa amin ay inikot naman kami at tinur kami sa area ng Anytime Fitness. Tara ni! Dito ang cardio area na. Before kayo mag-workout, dapat mag-cardio kayo lagi at least 10 to 15 minutes. Burn kayo muna ng kape. Parang warm up na yan. Para before kayo mag-workout. Tapos may mga free tayo ngayon naman. Yun din ang sabi ko. Kettlebells. Ah, may libre na mga ganyan. Galing. Ayan. Tapos dito naman, yung mga machine dito, four leg machine. So, may seated leg curl, leg extension, seated leg press. Same lang din. Tapos may mga color yellow. Ang binigay ni Jeff. So, kung saan mag-fit yung legs, no, kung gaano kahaba yung pakinggan. Ituro naman niya. Tapos dito naman, yung mga assist, dip, change, puro weights lang yung inaasa. So mukha lang sila complicated gamitin, pero sobrang easy lang. Ayan, katulad niya. Na-adjust sila yung weights, tapos ready to use na. Tapos dito naman, ayan na yung in-body machine. So kailangan sa gamitin siya, naka-barefoot, walang medyas. Under ba? Normal ba? Over ba? Ay, makikita nyo yung timbang mo din. So, yes, water intake nyo po ba? Enough. Then, nakalagay po dyan yung maganda dito. Naka-indicate na din dito yung suggested weight for you. Galing. So, may goal tayo. Tapos, after that, pwede nyo po i-print yung resume. Kahit every day pwede nyo ito gamitin. Pero ang suggested, at least every month. Kasi every week, hindi naman siya nag-i-print. Tapos, pwede nyo i-print yung resume. Para from time to time, napag-compare niyo po yung improvement niyo. Yan. Tapos, example, napansin niyo, medyo nakakaya yung development. At least, magagawa niyo ng action. And pwede tayo kumuha sa YouTube ng mga idea. Sa TikTok, sobrang daan niyo. Doon ako kumukuha minsan na mga workout videos. Tapos, sa second floor naman. Galing, meron may ganito eh, no? Para makita mo kung ano. Sa second floor, yung studio natin sa classes. Ayan yung may mga ano. Weights, no? More on free weights, mabibigat siya. Pero mas madali yung mga machines dito. Kasi ready to use. May mga pang-clean tayo ng machines para before and after using. Niyo? Sa area na to, pag walang classes, pwede ka mag-workout dyan. Dalhin mo na yung yoga mats, yung mga need mo. Yan yung mga machine. Kung ready to use. Malagyan lang nito. Ito. Tapos, lahat din yan may
Tapos kung paano gamitin. Yan. So, Peter naman. So, one of them, baka ma-assign siya eh. So, video yung class. Pwede kayo mag-video. Ayan. Tapos, sa shower area. Tapos, sa shower area ko, para makatipid din sa tubig dito sa bahay. Ito yung ginagawa na din ang after yung mag-workout, ay hindi mo na sila dito. Ang hot and cold button na po yun. Pero ganda na kung sa shower, baka mapasok pa yun. Tapos included na po yung soap, tsaka yung shampoo. Both liquid yun, para non-pampang. Wala ko, ibang din siya. Sa Okay, ganda. Hot and cold butter na siya. Dito din, mainit din siya. Tapos may soap tsaka shampoo na. Tapos sa locker, anything, pwede nyo gamitin. Basta mas walang gamit yan, katulad yan. Tapos mag-bring na lang kayo ng para sa ito yung gamit nyo. Yeah. Pero sa locker po, come and go lang siya. Bawal tayong mag-overstay. So dapat after natin mag-workout, tatanggalin na natin yung gamit. Mm. Okay. Tapos, may water dispenser pa na. So, bring nyo na lang yung water bottle. Sige. Ayan. Tapos, turo ko naman yung sa door. Try mo. Sige, try ikaw na. Nag-video ko. Ito sa inyo lang. Yan lang yun. Then, food. Yan. Nawala rin lang. Ayan, galing. Tapos, pag yung pick-up na po, pag natin ito, ito sa tinatak, sa may color red. So, pwede natin itry yung pick-up po. Yan, sa ko. Make natin ito. Ayan. So, pag tinawag natin, tutunog siya ng matagal. Ayun. Then, pwede na ito. Tapos, if naiwan nyo yung keypad mo, doorbell lang kayo. Pero mas maganda, tinatak nyo lagi yung keypad. Kasi may mga pa-price po kami sa mga lagi nagtatak, yung mga most active members. So, minsan yung next month nyo, libre na. Pagpasipag kayo magta. Thank you so much. Okay na? Oo, may mga questions pa po. May dadalhin ba kami mga papel, whatever, or what? Wala na po. Expect nyo na lang yung message. Tomorrow. Ano? Anong oras tayo? Andito ka ba? Sino pupunta namin dito? Andito ka ba bukas? Naman, nandito ako. Pero, iba yung magbibigay sa amin ng ano? Pwede nyo babalikan ng evening? Gabi? Bukas? Ganun para makatag kayo class. Ano po, message kayo sa Facebook page. Send ko doon yung ano natin. Sige. Yung schedule natin. Anytime Fitness, Visayas Agri. Ano mo? Search mo. Thank you po. Miss, thank you. Ano pa alam mo? RA. At tapos na nga lahat-lahat explain sa amin at pauwi na nga kami. Good luck sa amin. Sana makayanan namin. Hanggang dito na lang. Salamat!